Dito daw gumaling yung suko. So yun mga idol, mapagpalang hapon sa lahat. Kagagaling ko lang ngayon sa Mount Banwag, at kagagaling ko, ko lang rin sa tinirhan ng lulo ni Tikboy. At may napag-uusapan kami pero hindi ko nalang pwede sabihin dahil baka may makarinig pa. Basta may mahalaga kaming pinag-usapan. At natanong ko rin sa kanya kung bakit nagkaganyan ngayon si Apong Igoy. Ang sabi niya, nawala daw sa sarili si Apong Igoy. At yan daw talaga yung pagkatao ni Apong Igoy na kaya siya binansagan o pinangalanan na Commander Tabas. Dahil siya talaga ang tagapatay noon ng mga bandido. Ang problema lang, hindi kami nakilala ni, o sila pa hindi nakilala ni Apong Igoy. At hindi ko rin alam kung ano yung dahilan. Siguro dala na siguro sa galit, kaya nagkaganyan siya. Simula siguro nung nabihag siya, parang sa isip niya lagi ay ano, maghigante. Kaya sabi ng lulo ni Tikboy na tutulungan daw niya kami na may balik sa dati siya pong Igoy, pero hindi pa daw sa ngayon. Ang sabi niya, maghintay lang daw kami dahil ginamit din daw niya si Apong Igoy para sa mga bandido. So yun, nakunta ko pala sila Pao, J-Pogs at si Don Carlo. Ang sabi nila, doon kami mapang-abot ngayon sa bahay. Dahil paakyat daw sila ngayon, doon sila galing sa may ilog. Paakyat daw sila sa bahay, sabi nila doon daw kami pag-abot, kaya doon tayo pupunta ngayon. Pero magdubli ingat tayo ngayon dahil naka-alerto din yung mga kalaban. At nakita rin ni Lolo na si Commander Kidlat ay nandito na rin sa bundok. Pero may tama, malubha yung... Hindi ko alam kung gumaling na ba yung tama niya sa tiyan nung nabaril ko. Hindi na tayong piyansa dahil nandito na daw si Kidlat sa bundok. Balita rin mga idol, ang sabi din ng lolo ni Tikboy na may kasama si Kidlat. Hindi ko alam kung... Pero naniniwala ako sa matanda. May kasama si Kidlat na gusto maghigante dahil sa pagkamatay daw ni Commander Ligaya. Kaya yun ang alamin natin kung sino yan. Tayo manalangin muna mga idol. Diyos amang makapangyarihan, ako'y humihingi uli sa iyong gabay sa araw na to, lalong lalo na ako ay mag-isa. Gabayan mo po ako, at ipadala mo po yung mga anghel na mandirigma para ako'y gabayan. Ilayo mo po ako sa kapahamakan. Bulagin mo ang lahat ng mata, ang mga mata ng aking mga kaaway. Huwag mo po akong pabayaan. Ialay ko sa iyo ang aking buhay. Sa ngalan ng iyong anak, si Jesucristo, namin tagapagligtas. Amen. Mas mabuti na yung dasal tayo mga idol. Wala man tayo makasalubong o may makasalubong tayo. Importante nakapagdasal tayo dahil hindi natin alam yung mga pangyayari.
sana maabutan natin. Oo. Baka nandiyan na sila sa bahay ngayon. Isa dito lang lalakad. Gago na paputok. Paputok ko ngayon. Uy. Sundan natin ito kung saan pupunta. Sundan natin to mga idol. Sigurado ako sasalubong to by Commander Kidlat at sa kasama ni ano, ni Commander Kidlat. May tinawag siya, may tinawag, parang may kasama. May kasama siya mga idol. Oh,
Di pada gumaling yung sugo mandir kidlat mga idol. Dahil yung bala na ginamit ko, ginamitan ko yun ang ano, oras yun. Pinutukan ako ng dun si galing sa taas. Diyan sa taas. Andito kanino. At isa dito sa abang. May mga tao talaga sa taas.
Yun sila sunahan. Parang yung iba dito dumaan sa taas, tapos dun bababa. Maganda nito mga idol, paunahin nyo sila bago ako susunod. Biglang nawala yung sinusundan ko. Isubukan nyo lumabas. Alaman tayo dito. Yun mga idol, abangan yung karugtong ng video na ito mga idol. Pagmasid muna tayo dito saglit. Parang may naririnig ko dun sa unahan, nag-uusap. Baka sila igo yan. Ay sila, sila Don Carlo Pau at G-Pogs. Abangan yung karugtong ng video na ito mga idol. Maghanap muna ako ng signal. Tatawagan ko muna sila. Kumakontak ba sila ngayon? Kaya malapit ako sa bahay na pinag-usapan namin. So yun. Yun mga idol, papunta dun yung sinundan ko kanina at may narinig ako, may napatay daw sa taas. Hindi kasi ako sure kanina kung tinamaan ko yun, pero ang sabi niya may napatay daw.
Narinig ko kasi kanina may tinawagan siya. May cellphone siyang daladala. May napatay daw doon sa taas. Siguro yung nabaril ko kanina. Diyan sila kitlat sa nahan, oh. Parang inintay na si Kidlat siguro. Ayun mga idolo. Matamlay pa si Kidlat. Pahinga daw muna siya. Yan ang mga idolo. May sugat. Nagdurugo pa daw yung ano. Nagdurugo pa daw yung sugat ni Kidlat. Punta to sila sa bahay. Inunta ko sila pa o hindi ko makontak. Out of coverage ang kanilang ano. Ayun o, sobrang tamlay ni Kidlat. Inindan niya talaga yung ano mga idol, yung tama ng bala sa kanya. Dahil may oras yun.
isang commander to mga idol. Isinama to ni Kidlat dahil si Kidlat daw magpapahinga muna mga ilang araw dahil dumudugo pa yung sugat niya. Sobrang tamlay ni Kidlat ngayon mga idol. Papahinga daw muna. Yun ang pinag-usapan nila. Papahinga daw si Kidlat. Tungo talaga sila sa bahay. Patay, baka nandyan sila pa. Magpangabot sila. Sundan natin sila mga idol. Baka mas makami pa sila dito.
kamad. Pag umaling daw si Hidlat, mga idol, gaganti daw siya. Iniwan tong isa, mga idol, para pabantayin dahil si Kidlat at yung isang commander ipapasyal daw ni Kidlat para makita niya yung area dito.
sila tumano. Diyan sila dumano sa may kawayan. Pababa. Pansin ko talaga mga idol, lang hihina pa sa kidlat. Iniinda pa niya yung ano, yung tama ng bala. Nakikita mo talaga na matamlay. Parang nag-aagaw buhay ba? Hindi tayo pwedeng tumayo, baka biglang bumalik, makarinig na yung putok. Pero tingin ko malayo na sila. Doon ko na lang sa unahan siguro, hintayin sila po dahil doon sila dadaan. Siguro may na-encuentro sila po. Kaya siguro matagal silang nakaakyat. Yun mga idol, off cam muna ako mga idol dahil dito ko nalang hintayin sila pa. Maghanap lang ako mataguan dito dahil alam ko dito talaga sila dadaan dahil dito ang usapan namin sa bahay. Yun mga idol, maraming maraming salamat, God bless sa ating lahat, I love you all. Yun mga idol, tuloy tayo ngayon. Dito ako dumaan mga idol, galing ako sa ilog. Baka layo pala dito. Yun, balik tayo sa area mga idol kung saan dito pumunta si Igoy mag-isa. Hanapin na lang natin, baka sakaling nandito sila Pao, Don Carlo at G-Pogs. Relax muna tayo saglit. Tataka ako kanina mga idol kung bakit may patay doon na nakahiga sa tabi ng ilog. Hindi ko alam kung sinong may kagagawa nun. Sana makita natin sila, si Silapaw dito.
Kinuntak ko sila kanina, hindi ko makuntak. Siguro nandito na sila sa bundok. Dapat kasi kay Igoy, hindi siya pumunta dito sa bundok mag-isa kasi may sugat pa yun. Siguro yung dugo na nakita nila, ano yun? Sa sugat yun ni Igoy, hindi pa gumaling. Tao dito. Problema nito kung ano, saan sila banda ngayon. Naguguluhan ako mga idol, sa totoo lang si Igoy nawawala, si Buds nabihag. Uguluhan ako kung sino yung unahin ko sa kanilang dalawa. Pero wala tayong ano, silang dalawa yung hanapin natin. Dito ako mag standby siguro mga idol, dahil dito madalas dumadaan sila pa. Sila Don Carlo. Hindi ko lang alam, baka nandun sila ngayon sa Mount Banwag.
Di kaya nandito sila sa baba. Punta lang siguro ako ngayon mga idol. Kung hindi ko makita sila pa ako ngayon, pupunta lang siguro ako sa ano. Pupunta ako ngayon kay ano, sa lulo ni Tikboy. Yun, babalik siguro ako sa lulo ni Tikboy ngayon. Baka alam niya kung nasaan ngayon sila Pau. Dito siguro ako dadaan. Si shortcut na lang ako patungo sa lugar ng lulo ni Tikboy. Kasi kung dito pa ako dadaan mga idol, mabutan ako ng gabi habang naglalakad. Kaya dito na lang siguro ako. Ako kala ko ano, ipon pala.
di lang tayo pwede kumpiyansa dahil tayo lang isa. Mahirap na. Yung mga idol, gusto ko talaga na makarating agad sa location kung saan dinalas Kuya Buds. Pero ang problema, hindi natin alam yung location na yun. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Sisikapin ko talaga makapunta doon. At hindi man bukas, baka sa susunod na araw, pagbigyan ko lang muna yung hiling ng asawa ni Apong Igoy. Dahil baka magtampo, biglang umalis kasi yung mahirap, alam nang may sugat pa tapos umalis. Alam naman yung ano, alam naman niya na mahirap talaga maghanapan dito sa bundok dahil sa lawak ng area. Kaya nito, madadaanan mo. Hindi mo alam may mga sniper dyan. Yun, basta. Abangan yung mga idol. Pupunta ko ngayon sa lulo ni Tikboy. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Yun mga idol, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Hindi ko na lang talaga kukunan yung daan kung saan patungo yung location na papunta kay Lolo. Baka ano pang ano, makita ng kalaban. Balita ko rin si Commander Kidlat, simula nung nailibing si Commander Ligaya, nagpapahinga daw dahil may tama. Maluba daw yung tama niya sa tiyan dahil tinamaan ko yun, na ginamitan ko ng orasyon na galing sa lulo ni Tikboy. Kaya siguro hindi natin alam kung anong nangyari, pero huwag tayong piyansa dahil maraming tauhan si Kidlat. So yun mga idol, maraming maraming salamat. Abangan niyo po, kahit wala man tayong nakita ngayon, importante naghanap tayo. Yun, maraming salamat.